Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muli na namang nagpabalik yung linggo, Drone TV mo. Bago tayo magpatuloy, siyempre, nagpapasalamat muna ako sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming maraming salamat sa inyong mga ma'am at sir. Shout out sa inyong lahat. Atay ng ano mga kababayan, ayon kay Colonel Maranta ng National Police, nung tinanong nga ito ni Senador Bong Revilla kung ano bang kalagayan o sitwasyon ng mga kapulisan sa Negros Oriental. Ayon kay Colonel Maranta, mga kababayan, ang mga kapulisan ng Negros Oriental ay hindi man lang sa kanila nakipagtulungan para ma-implement yung search warrant laban kay Congressman Arnie Tibis, mga kaibigan. Ibig sabihin, takot, may pinagtatakpan ba o nababayaran ba itong mga kapulisan ng Negros Oriental? Kasi ayaw man lang daw makikipagtulungan sa kanila. Huwag na nating patagalin. Ito, mga kababayan, sabay-sabay natin itong panoorin. Si Colonel Marantan, baka pwede natin marinig. Si Colonel yung nag-grade sa ano na, ano, no? Wala, Tevez na. Ano bang status sa ground doon bago pumasok, Colonel? Good evening, Your Honors. My first statement is that my heart goes with those men in uniform on the ground. But, you know, the way I observe your statements now, lalo na yung mga policemen na interview, some of you, you're not lying, but you're not telling the truth. Ito yung totoong situation sa ground. I went there 5 times already. Biro nyo, galing pa sa Camp Crame ang pupunta diyan sa Negros Oriental para mag-apply ng search warrant. Implement the search warrant to sa mga targets, of which you by yourself can do it naman. And yet you are telling us that you are not afraid of anyone. So that's some level of hypocrisy. Hypocrisy. Yes, thank you for that word, Your Honor. Pwede naman ninyo sabihin sa amin dito na ano, na you are afraid some level of that. So we can be of help with you. That alone. Ilan ba sa inyo ang nakapag apply ng SW at implement it. Kahit hindi na kinatebes, kahit lang yung mga alipores niyang SW ninyo. And you know, Your Honor, yung mga inaresto namin doon, 10 of them, we brought them here. Dito sa Camp Rame. And we filed appropriate case against them sa DOJ mismo. Because we cannot do it. They cannot do it there. Because there's tension, there's too much tension in the area. They cannot even mention the name of Tevez. Tanungin mo lang, sino ang congressman dito, sino ang governor, sino yung barangay. They cannot even mention their name. You see that? Ganyan ba yung ano natin? I am also scared, ha? Takot din ako pumunta doon. But, you know, I'm trying to brave myself going there. Kasi hindi naman ako magaling din eh. Lalong hindi rin ako nagkagaling-galingan dito, pero well, General Peña can attest to that. Yung unang pasok namin dyan, sino ang local policeman na tumulong sa amin? Almost none of you ang tumulong sa amin. Pinangakpangakuan lang nila kami. We understand that. Kaya nga, kami ang security forces, kami pa ang patago-tago para mag-briefing, para i-implement yung SW sa mga targets doon. That's the real situation there. It's a feeling that you don't like it. Pagpatuloy mo yan, Colonel Maranta, parang gusto kong bumalik sa pagka-chipinpe at tingnan natin kung sino magaling dito. Yes, sir. How kung sinusika, will... kung sinusika dito. Gusto kong bumalik pagka-chipinpe, tingnan natin. Sinong siga? I'm really too... Gusto ko i-challenge lahat eh. Sino pinakasiga dyan? Ang pangit na ganun, local police. Ayaw mag-cooperate sa police galing sa national headquarters. That's
Akala ko Philippine National Police tayo. Fortunate enough, Your Honor, that we were backed up by the AFP, particularly the subordinate the men of General Cison and General Peña. Without them, talagang walang it wouldn't be a success doon sa mga kwan. Grabe pala mga kababayan na natindi. Natindi ng Negros Oriental. Biruin nyo yung mga kababayan. Sila na yung police. Sila pa yung nagtatago para lang mapagplanuhan nila yung gusto nga lang gawing search warrant. Mga kababayan, laban dito sa kay Congressman Arne Tibis. Tapos sinasabi ni Congressman Arne, no, na tinataniman sila kung ano-anong mga ebidensya laban sa kanila mga kababayan, na itong mismong si Colonel Miranta makapagpatunay na nahirapan nga sila na mag-implement ng search warrant dahil nga walang di nakikipagtulungan yung mga Negros police, ano, at ito nga si Senador Bato de la Rosa, talagang galit ito, dismayado ito. Kilala naman natin itong si Senador Bato de la Rosa na dating PNP chief, na talagang matapang ito. Nananampal ito ng pulis, mga kababayan. At talagang dismayado nga siya sa kanyang narinig na itong mga kapulisan parang takot sa mga TVs, mga kababayan. At nakikita naman natin na sinasayawan pa nga itong si Congressman Arne Tibis sa kanyang kaarawan, mga kababayan. Ano, baka halos kaarawan eh kung Congressman Arne Tibis, ganun yung ginagawa ng mga kapulisan na ito. At siyempre pagkatapos ng sayaw doon, mga kababayan, sabi nga ng ating mga kababayan na iba, may sobrina yung inaabot si Congressman Arne Tibis. Kaya pala napagtanto ko lang din ng mga kababayan nung nagsalita nga itong si DILG Secretary Binor Abalos tungkol dito sa mga kapulisan, ano, yung mga general at colonel na pinaparesign. Itong si Congressman Arne Tibis ay nag-react kaagad ito kasi baka matamaan yung kanyang colonel doon na kasama doon sa mga sumasayaw. May colonel yata doon, no, mga kababayan, baka isa yun sa mawala sa kanyang posisyon. At yun yung tawag nito, mga kababayan, nagtatakip sa mga kasalanan ni Congressman Arne Tibis. At yung mga sinasabi nga nila ng mga hitman, mga kababayan, ay nandyan lang daw sa bayawan, pag-alagala lang, at hindi mahuhuli ng mga pulis. Ano, paano ba huhulihin kung itong mga pulis na ito ay sinasayawan pa nga itong si Congressman Arne Tibis, mga kababayan. Yun, no, kayo na lang din bahalang humusga, kanya-kanya tayong opinion, kanya-kanya tayong paniniwala, pero mga kababayan, dito tayo maniniwala sa ating pamahalaan. Yun, hanggang dito na lang muna. At bago ako magtatapos, mag-shoutout muna ako kay Ma'am Virgie Verhal, Diyos ng Pulilan, Bulacan, sa kanyang apo na si Kuko at saka si Yuri. Kay Ma'am Susan Sibinetsix, maraming salamat, Ma'am Susan. Kay Ma'am Lalosbam, kay Ma'am Maricar, at kay Sir Tommy Abili. Shoutout sa iyo, Sir Tommy Abili. Kailan ba ito magbabalik sa kanyang programa? Pero sa palagay natin, mga kababayan, ay malapit na talaga itong gumaling, no, sa kanyang operasyon nga sa kanyang abdo, mga kababayan. Tinanggalan nga ng abdo itong si Sir Tommy Abili. Kaya pag dasal natin, no, na makarecover na kagad si Sir Tommy. Yun, hanggang kay Ngiro Galon pala, shout out dyan sa lahat ng taga Bohol, no. Pista ngayong 13 sa amin, no, sa may Binlio. Shout out sa tanang taga Binlio, da, taga Binlio, Ubay, Bohol. Hapit na itong pista diyan, no. Yun, no, hanggang dito na lang muna, Don. Sa again, this is Ronnie TV mo. Ingat tayong lahat. God bless bawat isa sa atin.